Fanatics, ayan, meron tayo ngayon vlog ang paanong maglinis ng manok. Ayan, guys, sa mga gustong matutong magluto o nag-umpisa pa lang sa pagluluto, ayan, meron po ako sa inyong tuturo ko paano po maglinis ng manok. Ito, guys, ayan, normally po dito sa Saudi, ang binibili po nila yung mga frozen meat. Ayan, binabad ko po to sa maybe 3 hours para lumambot po yung manok at tinanggalan po natin ng yung plastic. Ayan, medyo malambot na siya at pwede na nating linisin. Ayan, meron po ako dito isang buong manok. Ayan, ikat po natin to sa gitna. Dahan-dahan lang, guys, sa paghawak ng kutsilyo. Ayan, para hindi po tayo masugatan. Ikat po natin din sa gitna. Kailangan natin, guys, na matilim na kutsilyo para sa paghiwa ng manok. Ayan. Ayan po, guys. Nakadalawang cut ako. At unahin po na natin sa bandang pakpak ng manok. Ayan. Ito na po yung pakpak. At yung bandang hita naman sa may breast. Ganun din pong gawin natin sa kabilang part. Ayan. So guys, normally tinatanggal ko to, yan. Yung pinaka spinal cord niya. Yung buto niya, yung buto sa likod. Ito po yung mga medyo taba-taba niya sa bandang kupitan. Ayan, tatanggalin mo natin. At dito naman po sa bandang part, tatanggalin po natin itong mga nakatusok. Ayan, yung mga angle ng pakpak. Ayan po, ayan, tanggal na natin. Ito rin po sa bandang legs. Ayan, guys. Tatanggalin lang natin yung binakapwet niya at yung mga yung sobrang balat niya. Ayan. Ayan, guys. Tanggal po na lahat. At ulitin lang natin dun sa isang part ka. Isang natin lahat. Ngayon, guys, tuturuan po kayo kung paano ng tamang paglilinis ng manok. Una, guys, natanggalan ko to ng ganito yung balat. Kasi ganito yung gusto ng amo ko. Natanggalan siya ng balat. Mga diet, ayan. Special sila mga diet, nagda-diet. Natanggalan ko po siya ng mga balat.
guys. Ayan, dito naman po sa part ng legs. Ayan, tatanggalin din natin. Ganda lang po para hindi masyadong malamog yung ating karne, yung laman ng manok. Lahat po ay tatanggalin. Kasi yung amo ko talaga napaka-sensitive niya. Kaya tinatanggal talaga yung balat. Yung sa iba guys, okay sa inyo kung pwede niya. Kahit hindi nyo natanggalin, linisin nyo lang na maayos. Ganyan. Karamihan kasi medyo masarap yung balat ng manok. Lalo na pag piniprito. Yan yung tape natin tinatanggal. Lain lang natin. Pababa. Yan. Itong pakpak guys, ayan yung wings niya. Hindi na natin tatanggalin. Hayaan na lang natin ganyan siya. Kasi hindi ko naman siya na siniserve. Pag nakahanda na yung pagkain, pwede ko itong prituli na lang. Ayan. Na guys, yan. Tanggal na. Tapos natanggalan natin lahat. At next naman guys, ayan. Hugasan na natin siya. Kailangan po natin guys tanggalin. Ayan, hugasan mo ng mabuti. Isa-isa. Hugasan mo mabuti isa-isa. Ang kailangan po natin guys to, tanggalin. Ito yung natirang dugo. Ayan. Kunin lang natin yan. Mga frozen meat po, yan, kailangan natin itong tanggalin. O kahit sa mga fresh, yan, yung mga natirang dugo, yan, minisa po natin yan. Corner niya, kailangan po natin minisa. Dugo, yung namuong dugo, natirang dugo. Kailangan po natin tanggalin yun guys. Ulitin natin yung process. Siguro mga 4 na beses. Gatan mo na natin ang ating lalagyan ng maigi. Busulin natin para siguradong malinis ang ating manok bago lutuin. Ngayon sa mga mega love shoutout sa gustong matutong magluto, muna, ayan yung mga basic step na kailangan natin tandaan para happy cooking, happy life! And guys, medyo natanggal mo, malinis na siya talaga. Ulit-ulitin lang natin guys yung process, paghugas ng manok para matanggal talaga yung mga natirang dugo. Thank you.
yung mga plastic, yung mga katulad dito guys, yun, medyo madulas. Kailangan natin din yan panggaling konti. Ulitin lang natin guys ang process hanggang malinisan natin may video. Guys, nalinisan na natin yan napaka-apat na beses. Yan, pagkatapos natin malinisan ng apat na beses, lagyan na natin yung may tayo ng asin. Mga 4 tablespoons. Pagkasan natin ng apat na beses, lagyan na natin yung asin. Siguro mga 4 tablespoons ng salt. At lalamasin po natin ng bagya. Alam, malamas natin lahat. At aside po natin to guys, siguro mga 30 minutes. Ayan. Makababad po siya sa asin. Guys, after natin ng hawak ng karne or ng manok, maglinis ng manok, kailangan natin maghugas ng kamay. Okay? Don't forget, maghugas tayo ng kamay para matanggal po yung mga bacteria or salmonella na galing sa manok. Ayan guys, after 30 minutes na binabad natin yung manok sa asin, pwede na natin siyang hugasan ulit. Ayan guys, kung gusto yung gumamit ng suka or lemon, pwedeng-pwede rin sa pampanggal ng langsa ng manok. Ayan, at ang ginamit ko guys ay asin. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, medyo nag-pinkish na yung kulay niya. Naging fresh. Fresh pero frozen. Hugasan ulit natin guys isa-isa yung manok. Para matanggal yung alat. At yung langsang makakapit talaga sa mismong manok. Hugasan natin siguro mga 2 beses. Thank you.
sisay natin itong gawin agad. Itakon po natin din. Kasa din natin yung lalagyan na ng manok. Bago natin gatan agad. After po ng dalawang beses, ayan, pwede na natin siyang i-drain. Para talagang tuyong-tuyo yung ating manok. Walang tubig. I-drain natin din guys after ng ano, paghugas ito. Basin natin mabuti para matanggal yung lunsa ng manok. Guys, i-drain muna natin para mawala yung tubig bago natin i-drain. Ayan na, manis na siya. And guys, happy cooking! Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, like, and share po. At mag-comment na rin po kayo sa akin inbox. Ayan, sa mga gusto pong matuto ng pagluluto. Ayan. See you guys. Thank you.